talaga ako nasan si Jane? Ako ba? Sinabi ko lang yun dahil papatayin kanila. Kahit anong mangyari, papatayin talaga nila tayo. Hinayaan nila makita natin ang mga mukha nila. Hindi, Alice. Magkasama tayo makakalabas sa lugar na to. Sir, malapit na po kami sa Oliano Avenue. Malapit na po dito yung sinasabi ng Robin na pinagtataguan ng pamilya ni Jane. Kapag nakita niyo sila, iligpit niyo agad. At siguraduhin yung malinis ang trabaho ninyo. Ganon din ang gawin niyo kina Alice at Robbie. Questionable debts. Insurance fraud. You were doing so well with your banda, anak. I mean, we didn't want this to be a distraction. Baka maka-apekto to sa success mo. And besides, we can handle it. Gusto ko lang humalaman mula sa inyo. Kung totoo ho ba yung mga yan? How dare you ask that question? Sorry, ma. Pa. Wala ho ako nung nangyari yung mga yan. Wala ho akong kaalam-alam. Pero ngayon, nandito na ho ako. Handa ho akong tumulong linisin yung pangalan natin. Edward, ginagawan ko na ng paraan. We're already making a huge strides in winning back our clients dahil nakapag-release na ako ng official statement. Hindi sapat yung mga yan, Aileen. I-release natin yung salin sa mga investigators para ipakita sa kanila na legit yung kita natin. Na hindi tayo kumikita sa mga scam na yan. Tama si Edward. Sir, excuse me po. Nandito na po si Sir Marco. Sir, sana i-reconsider nyo ang desisyon nyo bago kayo bumitaw sa Zion. Nakakapag-desisyon na ako. Kung totoong walang dirty business ang Zion, lalabas at lalabas ang totoo. Sisiguro din ko, sir, na malilinis pareho ang mga pangalan ng kumpanya natin. Well, I think more than the company's name, mas importante sa amin ang reputasyon ng pamilya. So, you may go now, Marco. Yari ka kay Mr. Guzman, inaanap ka na. Bumalik na daw tayo doon, kundi patay ka. Tagal na akong patay, George. Oo, patay na patay kay Jane. Kahit si Jane, patay na patay sa iba. Ano ba talaga balak mo? Buntutan si Edward, kaya siya magpunta? Stalker yan. George, ginagawa ko to para sa kapakanan na binibining Jane. Ayokong magtiwala siya sa maling tao. Paano kung pinapaikot lang pala siya ni Edward para protektahan yung maduming sikreto ng pamilya nila? Manganganib yung buhay niya, George. Tara na kasi, Brad. Huwag ka nang umipal. Ikaw yung tumigil dahil hindi ako sasama sa'yo. Makakaalis ka na. Sabi ng parang eh. Hindi.
mo lang yung pamilya ni Jane doon. Ha? Niloko tayo. Hayop na yun. Bumalik ka rin dito at magkita tayo. Bigayin niyo yung Alice at turuan niyo ng leksyon yung Robby. Tapos iligpit niyo na. Halika na. Please, George! Please! Please! Nakatakas tayo. Ano nang gagawin natin, Robby? Muna ka na, alalayan kita. Pero... Alice, huwag kang matakot. Kasama mo ko, makakatakas tayo dito. Hindi ko kaya, Robby. Kaya mo, Alice. Natatakot ako. Ito lang ang paraan para makatakas tayo dito. Isipin mo yung mga lubid na yun ang mga pangarap natin. Magpapakasal pa tayo, di ba? At bubuo pa tayo ng pamilya natin. At tatanda tayo kasama mga anak natin. Bibitawan mo ba yung mga pangarap natin? Kaya kakayanin mo, Alice. Please. Kaya mo. Go. Kaya mo, Alice. Kaya mo. Kaya mo, Alice. Kaya mo. Na lang. Ah! Robby, ikaw naman! Ingat, ah! Robby! Alice, tumakbo ka na! Robby! Humingi ka ng tulong! Saan ka pupunta? Andiyan pa ba sa labas yung bantay nating mga pulis? Opo, Nay. Tsaka andito naman po kami ni Monmon eh. Di ba? Opo. Tsaka pag may dumating na kalaban, kami po yung bahalan ni Kuya Koy. Kaya iwas. Uy! Ako talaga hindi yung kalaban mo, ha? Sorry. Okay, tama na yan. Ubusin mo na yung pagkain mo. Kuya Koy, isa mo dyan. Labas tayo. Sandali. Anong lalabas? Chang, pagkatapos po ni Kuya Koy, labas lang po kami. Sige. Chang naman, ba't niyo pinayagan? Hindi pa nga inuubos yung pagkain, oh. Monmon, ubusin mo yung gulay! Jane? Nandito pa si Ate Jane? Malay ko. Si Edward lang naman nakakakita doon. Ate, kung nandito ka, may gusto ka ba sabihin? Oo! Sabi ko, kainin mo yung pagkain mo, hindi mo inuubos. Anong bilin ko sa'yo? Di ba wag mag-aaksaya ng pagkain at kumain ng gulay? Ayun o, ang dami-dami pa! Kung nandito ka, ate, magparamdam ka naman. Wala na siguro dito si Ate Jane. Baka nga. Mon.
Ubusin ko muna po ito. Bakit ka pa kasi nag-abala pa? Alam mo namang ayoko ng mga celebrate-celebrate na yan, di ba? Eh, gusto lang naman kita man pa si ate. Lagi ka kasing pagod. Lagi ka malungkot. Ako? Malungkot? Ba't naman ako magiging malungkot? Alam ko naman na break na kami kay Robby. Sino nagsabi? Eh di siya. Chinat ko. Tinanong ko kung bakit nandito yung scooter niya. Tsaka alam ko yung ganyang itsura mo. Ganyan ka din. Mag-break kayo ni kay Jimmy tsaka ni kay Aldo. Alam mo rin yun? Oo. Dapat tayo kita sa labas sa room mo. Kahit pinipigilan mo, narinig ko pa rin yung iyak mo eh. Oh. Sorry na. Ako muna magsasorry sa'yo, ate. Bakit? Eh, kasi nag-cut kasi talaga ako ng klase. Ah, ganon. Pero mas baka yata mag-cutting klase sa'yo eh. Maaga ka muuwi eh. Ay! Yuri, asira ulo ka pa. Ano magka-cutting klase? Sabi sa'yo, tingin ka. Ate, kung nandito ka, parang doon ka naman. Hindi yun ganun kadali. Kung napagalaw mo yung kutsara kanina, bakit di ka makapasok sa katawan mo para magising ka na? Sinubukan ko naman, pero... Magigising ka naman, di ba? Diba, hindi mo ko iiwan? Promise ka sa akin yun, di ba? Akala ko nga hindi ko na matutupad yung promise ko sa'yo. Pero eto, Mon. Buhay pa pala ako. Meron pa tayong hope. Pero sana mapatawad niyo ako. Kasi dahil sa akin, nasa panganib yung buhay niyo ngayon, nagtatago. Kung alam mo lang, gusto na rin kitang mahawakan at yakapin. Kaya pag nagising na ang ate mo, pinapangako ko sa'yo, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Naku, baka ikaw na nga itong makulitan sa akin eh. Binibining Jane, ang iyong matalik na kaibigan at dating kasintahan. Bakit? Pasensya na po. Pinigyan ko na yung dalawa pero mukha talagang wala silang alam. Ako na po ang bahala. Iligpit niyo na yung dalawa. Yes, boss. Dito na ba yun? Dito eh. Dapat sinabihan natin si Edward eh. May magagawa siya. Pwede siyang tumawag ng mga pulis. Binibining Jane, wala na tayong oras. At hindi tayo sigurado kung nasa panig natin si Edward.